Ito na siya mga paps. Ayos mga paps. You're watching Dude Scooter Motovlog. Mga paps, magandang araw. Ang gagawin natin ngayon, mag-unbox tayo ng aking bagong cams. May nabili akong camshaft mga paps na bago. Tapos branded din at saka mura. Ito siya mga paps. Unbox natin ito ngayon tapos ipapakita ko din sa inyo yung pagkabit. Kung paano ikabit itong cams na binili ko. So ito, unbox muna natin ngayon mga paps bago natin ikabit. Z5 5.6 left to mga paps. Yung gamit ko ngayon 5.5 left na Projectify. Mga 2 years na din yung Projectify ko mahigit. Papalitan ko ngayon ng Z5. So check natin to ngayon mga paps. Yung itsura ng cams, tignan natin. Ayan, ito na siya mga paps. So, mukhang magandang klase naman. Ayos mga paps. Tignan muna natin sa montage. Bago natin siya i-install, calculate muna natin kung ilang left yung cams nito, kung legit ba to na 5.6. So hahanapin lang natin yung mataas na left dito. Itong intake yung mataas na left dito, ito. Dito tayo mag-calculate ng cams natin. Pasensya na mga paps sa background ko. Kung dito kasi ako sa cellphone repair shop ko. Ito yung iPhone, no? May binaklas akong iPhone. Unahin muna natin yung mataas na left dito. Ayan. Ayan, 33.5. Tapos i-minus lang natin dito sa kabila. Dito, ganun lang. 33.5 minus, kung ilang left dito, i-minus lang natin. Ayan. 33.5 minus 27.9. Ayan, yung resulta mga paps nito, 5.6. Ayan mga paps, tinanggal ko na yung ating cams. Ayan pa yung cams natin, no? Tanggalin ko pa to. Ang pagtanggal ng cams mga paps, tanggal yung water pump dito sa gilid, tapos yung radiator, yung heat cover, yung throttle body, tapos yung tensioner dito, tanggal din para luluwag yung tensioner chain dito, para mas madaling tanggalin yung gear. Tapos dapat naka-elevate yung ano ninyo, center stand. Tanggal din yung nut. Tanggal din yung nut ng shock para mas aangat, mas madaling hugutin yung mga
bolt na dapat natin tanggalin sa makina. Yun lang mga paps, madali lang naman. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya. Papakita ko sa inyo mamaya yung cams natin na old at saka yung new. Ayan na yung old cams natin na Project FI. 2 years na rin to mga paps, 2 years mahigit. Tapos ito yung bago natin, pag nakabit na natin yung mga dapat i-transfer dito, lagyan natin ng bagong bearing. Timbang din natin kung alin ang mas mabigat sa kanila, kung alin ang mas lightin sa kanila. Itong Project FI 255.7 grams. Ayan. Ayan mga paps, andito na ikabit na yung ating bagong bearing at saka yung bagong cams natin, ready to kabit na siya. So timbang muna natin para ma-compare natin kanina yung bigat ng ating bagong cam at saka yung old cam. 250.7. Ayan. Ay mga paps, subukan lang natin ngayon yung ating cams. Kahit ngayon ko lang siya mga paps na patakbo sa bagong cams, may napansin agad ako. Parang si Bayaw galing nag-testing. May napansin agad ako mga paps sa motor ko na sobrang gaan ng aking motor. Siya nga pala mga paps, yung 14T ko, binalik ko na. Tinanggal ko na muna yung aking 15T. Kasi nung time pala na nag-testing ako ng ano ko, ng 15T ko, may diferensya na yung cams ko. Papakita ko sa inyo mga paps yung diferensya ng cams ko. May ano na pala siya, may defect na siya. So ngayon, okay na, goods na goods. Maganda yung arangkada. Hindi ko pa alam sa dulo, pero hindi ko pa din natuno tong panggilid ko. Naka-1-2 ako na center spring, tapos 1412 na flyball. Smooth siya mga paps, wala namang problema yung cams. Yung tunog ng motor ko parang ano siya, parang buo siya. At least sasubukan natin ngayon yung cams. Ayos siya mga paps, kasi yung tunog ng makina ko hindi gaya dati na naririnig ko yung tunog ng tapit. Yung panggilid ko mga paps, kailangan ko pang tunuhin. Pero madali natin kinuha yung 130 plus. Sobrang gaan niya dalhin mga paps. Yun yung napansin ko ngayon. Si Bayaw andyan lang sa likod. Nakasunod, mas mamaw yung motor niya sa akin mga paps. Maganda yung kumbi ng gearings niya. Hindi ko lang sasabihin kasi yun lang yung sekreto namin ngayon eh. Pangwaswas na gearings kumbi. Pag mas goods yung gearing niya compared sa akin, gagayahin ko yung gearing niya na kumbi.
Yung sa akin kasi 15T, hindi ko pa ulit na ikabit mga paps. Kabit ko pa pag naging okay na yung motor ko sa tono. Vision mago. Grabe kagana. Ganda ng tunog ng makina ko. Yung narinig mo talaga yung kondisyon siya. Lakas sumatak eh. Gabi kagaan sa ako. Magan gabi kagaan sa ako motor. Gamay rilaong sipol man da dyan. 1412 tapos 1-2 na kuan, 1-2 na center spring. Dapat 1430 na ko gamit. Amo gani? Ha? Amo gani? Pero ni gaan siya compared to nung miyagi. Mas gaan siya dahon. Gabi ka gaan dahon dyan. Kailangan ko patunuhon, hindi na ako pang gilid. 66 mo ah. Lakas eh. Yung panggilid ko lang, hindi ko pa final to. Pag natuno ko na to, balik ko na yung 15T ko. Naka-14T pa kasi ako ngayon. So, yun lang muna mga paps ngayon. At least, nasubukan natin yung cams na good siya. Malakas. Malakas yung G5 na cams kahit 5.6 clip lang. Mayroon naman 6.4 yata. 6.5 na G5 na cams. Kaso gusto ko tong 5.6 lang kasi pang daily, pang waswas. Ayoko nang sobrang taas na kasi may gagawin na side eh. Kailangan mo nang kalkalin yung head pag 6 lift pataas. Kailangan mo nang kalkalin yung head mo or yung rocker arm mo para papasok yung tawag dito, yung cams para maging smooth siya. Hindi na kasi plug and play yung 6 to 6.5 pataas. So yun lang muna mga paps. Maraming salamat.